Good morning po sa lahat. Ako po ay si Christian Arsenio at ito po ang aking layer program. Andito po ako ngayon para bigyan kayo ng counting information kung paano po simulan ang business ng layer poultry. So, sa layer poultry po, kailangan po tayong mayroong building ng mga manok. Sa tungkol sa building, kung meron po tayong mga resources sa ating farm, kagaya ng mga kahoy, at pwede natin gawin putulin at gawing poultry, building ng poultry natin. So, sa ganung bagay, maliles po ang ating cost ng pagpapatayo ng sariling business. So, hindi po kailangan na concrete ang building natin. Pwede po itong kahoy lang, at hindi po kailangan malaking yung building natin. Kung makikita nyo po dun sa isa kong video, yun po ay compact and cost-effective na layer poultry building na ginawa ko po. So, pangalawa is yung mga cages ng ating mga manok. So, ito po yung mga cages ko, kung nakikita ninyo. Ito po ay galing sa A to Z tracking services na nag-supply po sa akin ay si Sir KJ Escobar. So, in order ko po to galing sa Luzon, at ang gagawin nyo lang po ay i-ship ninyo kung nasa parte bang kayo ng Visayas o Mindanao. Kaysa naman po maghihanap po tayo ng mga nagbebenta dito, medyo po may dagdag na po yun. Hindi naman sa hindi ko nire-recommend yun, pero kung sa inyo po, kung gusto nyong wala kayong hassle, meron naman po sigurong nagbebenta sa inyong mga regyon o sa inyong mga lugar. So, kung makikita po natin yung cages natin, apat po na level yan. A-frame po ito. Kung makikita ninyo, A-frame po yan. So, sa bawat isang cage ng manok, apat po yung nilalagay natin na mga RTL. Pero sa recommenda po ng ibang company ng mga nagsosupply ng mga feeds, medyo maliit po itong size ng cage na to. Pero nasa standard po pa rin po tayo. Nire-recommenda po nila na medyo lakihan yung cage para po maging komportable po yung mga manok natin. So, pangalawang bagay ay yung mga RTL. So, saan ko ba kinuha yung RTL ko? Yung una ko pong building, ang nag-supply po nun is si Mr. Yu ng Samar, Kurongan Samar. Galing po ito sa mga farm na hawak po niya. Itong pangalawang batch ko po, kinuha ko sa Baybay City. Dito lang po sa Visayas, kasi po ang aking layunin o aking gusto hindi na babiyahe yung mga manok galing sa ibang lugar, at binabiyahe pa po sila ng oras-oras para dumating po dito. Hindi po din natin maiiwasan na magkasakit yung mga manok, at yung iba may namamatay pa. Kung meron po sa inyong lugar, mas maganda po na kumuha na lang po tayo sa lugar natin kung saan po yung malapit. Medyo may kamahalan, pero titimbang nyo na lang po kung saan po ang gusto nyo. Doon sa malayo pa, medyo makakalas sayo, pero hindi nyo maiwasan yung mga sakit, mga namamatay. O doon ba kayo sa malapit lang, medyo may kamahalan, pero pwede nyo pong kayong kumuha. So, pangatlong bagay po sa pagtatayo ng poultry business, yung feeds natin. So, yung una kong feeds na ginamit, ibang brands sa ginagamit ko po ngayon.
ang ito po ngayon eh lahat po gumagamit po ng product ng BMEG. Pati yung ibang vitamina po eh galing sa BMEG. Sila din po ang tumitingin ng kalusugan ng mga manok natin. So mga bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin sa pag-aalaga ng mga nangingitlog na manok. So kailangan po natin na lagyan sila ng sapat na tubig, inumin. Kung gusto po natin lagyan to ng tangke, pwede po natin gawin to para isang source lang sila lahat. Andito po sa farm namin, ang ginagamit po namin galing po sa deep well. So meron po kaming pump na sumisip-sip ng tubig sa ilalim ng lupa at pinifilter po namin yun papunta sa tangke. Yung tangke naman po yun ang nagsusupply ng lahat ng manok sa isang building. So dalawang building po kami, dalawang tangke po yun. So itong cage na to, kung nakikita nyo, automatic na po to, may mga drinker sila at ito po may mga lalagyan sila ng feeds. Ito po yung drinker nila. Ito po. So kailangan po ang pagtuunan natin ng pansin ang pagkain ng mga manok at tubig ng mga manok para sila po ay mangitlog ng maayos. So araw-araw po natin itong tinitingnan kung may mga sakit yung mga manok natin o may dinadamdam ba, kasi ito po sila medyo sensitive sa mga sakit kasi purely layer lang po sila. So kung nagtatanong po kayo kung nagiging sisiw po ba yung mga manok, hindi po. Kasi yung mga itlog po ng mga layer natin wala pong similya ito. So pure table eggs lang po ito. So ayun, dagdag kaalaman po. Hindi po dapat na marami tayong tao na o mga boy na pwedeng i-employ. Sapat na po yung isa sa kung sa akin po, isa po sa bawat 500 na manok. So para matuunan po nila ang pansin ang pagpapakain pag tingin ko may mga sakit po ito. So may dalawa pong klaseng building pala ang ginawa ko. Yung isa po is nasa lower building lang siya. Iba siya dito sa pangalawang batch ko na ginawa ko po is elevated po yung building. Kung makikita niyo po, yun po sa ilalim. Yun po sa ilalim nito, open space po siya. May tagasalupo tayo ng mga ipot ng manok doon. Ginawa po natin yun kawayan, yung bamboo. So kung sa ganon, nakokollect po natin yung mga ipot ng manok at pwede po natin ibibenta ito. Binibilad po namin at nilalagay sa sako para ibenta. So yun po yung mga simpleng mga informasyon sa pagtatayo ng building pagtatayo ng business ng layer poultry. Wala pong nasasayang dito na panahon kasi araw-araw po may bumibili ng itlog. Tayo po nagsusupply sa mga wholesaler dito sa ating lugar. Nakakaabot po kami sa labas ng aming municipality. Nakakaabot po kami sa isa pang lugar sa pagbibigay ng pagsusupply ng mga itlog, sariwang itlog. Dito po sa amin, hindi po nagtatagal ng isang linggo yung itlog. Diretso po ito, kinukuha ng mga wholesaler. At wala pong stock na itlog. So, yun po. Kung meron pa po tayong dagdag na informasyon o mga katanungan, pwede po tayong gumawa pa ng isa pang video para sagutin yung mga katanungan po ninyo. So, kung may nakalimutan man ako sa susunod na video, i-discuss ko po yun sa inyo. Magiging masaya po ako sa pagsagot ng mga tanong ninyo kung may mga tanungan sa mga gustong mag-umpisa ng business na ito. Maganda po ito
masyado po ang kita. Maraming salamat sa susunod. Please like my video and please subscribe to my channel.